So ngayon mga idol ay pag-usapan naman po natin itong patungkol sa in-stream ads. Marami po ang di pa po nakakaalam kung ano nga ba si in-stream ads, paano nga ba kumita dito sa in-stream ads at ano nga ba yung mga dapat gawin para ma-onboard ka dito. So yan mga Lodi ang ating pag-uusapan, kaya naman tapusin mo ang video na to. So marami kasi ngayon mga Lodi no, ang nagsisimula pa lamang dito kay Facebook at ang nakilala po nila ay yung ads on Reels monetization. Dahil nga, yun nga po yung sikat na sikat ngayon. Pero mga Lodi, ito po ay i-inform ko sa inyo na napakalaki po ng opportunity dito kay in-stream ads. Okay? So ngayon mga Lodi is ano nga ba si in-stream ads? Si in-stream ads po mga Lodi is yan po yung mga ads na lumalabas doon sa mga longer form video na ina-upload dito kay Facebook. So siguro naman mga Lodi, no, matagal na po kayong nagpe-Facebook at matagal na din po kayong nanonood ng mga video na to. Siguro meron po kayong mga iniidolo dito ng mga malalaking artista, no, tulad po nila Ivana Alawi. Ayan mga Lodi, no, yung mga longer form video niya na ina-upload dito kay Facebook, meron po kayong nakikitang ads. Doon po sila kumikita, okay? In-stream ads po ang tawag doon. At syempre, doon din po sa mga malalaking vlogger tulad na nila Sir Gavin, yan, no? Yan po yung ating mga idolo, no? Ayan, yung mga longer form video po na ina-upload nila ay doon po sila kumikita at dyan po sila mga Lodi, yung mayaman, no? Yung mga nanggaling sa baba talaga mga Lodi, marami po, maraming mga vlogger dyan nanggaling sa baba at yumaman po sila dito sa in-stream ads at isa na dyan si Idolo Kong TV. Yes, mga Lodi, no? Kaya naman, mas maganda na magkaroon ka ng idea dito sa in-stream ads dahil baka nandito na yung click ng iyong buhay. Okay? Kung nagsisimula pa lamang po kayo dito, mga Lodi, malamang po, wala pa po kayong alam sa mga rules ni Meta. Kung gusto nyo pong kumita dito at hindi magka-problema kay Facebook, kinakailangan nyo po, mga Lodi, na sumunod sa tatlong rules ni Meta. Community Standard, Partner Monetization Policy, at Content Monetization Policy. Siyempre mga Lodi, dahil nga po bago pa lang po kayo dito ay hindi nyo po agad yan maaaral lahat. Okay? Kaya naman advice ko sa iyo, habang nagsisimula ka dito kay Facebook, mag-upload ka lang ng mag-upload ng original video mo at original audio mo. Okay? Huwag nyo nga haluan ng kahit ano habang inaaral nyo po yung mga rules ni Meta. Nang sa ganung paraan mga Lodi ay nagkakaroon po kayo ng idea habang nagsisimula kayo, may nagkakaroon kayo ng idea, no, kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin dito kay Facebook. At sa ganung paraan, yung mga na-upload nyo na before is makakasecure kayo na safe yung mga ina-upload yung video kasi original audio, original video po yung ina-upload. Kaya naman mga Lodi, ganyan po muna yung gawin nyo sa simula. At syempre mga Lodi, no, meron po kayong kinakailangang i-meet na requirements dito kay Facebook para po ma-onboard kayo sa monetization na in-stream ads. At yan ka po mga Lodi is yung 5,000 followers at 60,000 minutes views sa loob po ng 60 days. So paano nyo nga ba yan mamimit? No, kung profile po ang gamit nyo mga Lodi, no, pwede po kayong mag-add ng mga friend. Okay? Yes po mga Lodi, no, bilang po yung friends natin doon sa 5,000 requirements para po sa monetization ni Facebook. Pwede po kayong mag-add, pumili po kayo. Halimbawa, ito, tingin nyo, makaka-engage ito ng maganda. Ito ay hindi dami account, ito ay hindi foreigner. Siyempre, mga Lodi, ako, ginawa ko din po ito before. Kaya, sinasuggest ko sa inyo, mga Lodi, no. Ako, hindi po ako nag-a-accept or nag-a-add ng mga foreigner tsaka ng mga dami account kasi hindi po ako ma-engage sa kanila. Mas maganda sa mga kapwa nyo, content creator po kayong mag-add ng friend request. At siyempre po, mga Lodi, limitahan nyo po, no, kasi lahat po ng sobra dito kay Facebook, bawal. Kailangan po, mga Lodi, ako, ginagawa ko before, 5 friends per hour po. Pwede nyo pong kayo mag-add ng 5 friends per hour, nang makaiwas po kayo sa restriction. At syempre, mga Lodi, kapag ka po ginawa nyo yan, automatic po, meron din pong mga magsesend ng friend request sa inyo, okay? At, mga Lodi, hindi nyo po kinakailangang i-accept lahat po ng mga magsesend ng friend request sa inyo dahil automatic po yon, nakapalaw na po sa inyo kapag ka po sila ay nag friend request na sa inyo. Okay? Pwede nyo i-accept, nasa sa inyo, pero piliin nyo din po kung sino yung gusto nyo i-accept dahil meron pong maximum na 5,000 lamang din po ang maximum na friends na pwede po nating i-add dito kay Facebook. Kung kayo ay meron pang gustong i-add na friend tapos nakamax na po kayo ng 5,000, kinakailangan nyo pong mag-unfriend para may add nyo po yung gusto nyong i-add na bago sa inyong mga friends. Okay?
So sa ganung paraan mga lodi, mabilis nyo pong mamimit yung 5K requirements, no, sa followers. At syempre mga lodi, sa ganung paraan mas mabilis may engage yung inyong mga content, kasi automatic magkakaroon na po kayo ng mga viewers. Kasi nga po mga lodi, auto followers na po yung ating mga friends. At syempre naman mga lodi, yung 60K minutes views, para po mas mabilis nating maging yan, no, kinakailangan lamang po nating mag-upload ng mga videos consistently. Okay? Reels video at longer form video at saka live videos, bilang po lahat ng mga minutes views dyan doon sa requirement sa 60K minutes views. Ang ginawa ko before mga lodi, nag-upload po ako ng reels video, no, reels video minimum 6 per day. Okay? Reels video. And then syempre mga lodi, minsan umaabot ng 10. Sa ganung paraan mga lodi, kapag ka po nag-viral yung ating mga videos, mas mabilis tataas yung ating minutes views doon sa requirements. At syempre yung longer form video, kung kayo ay nag-upload before po nung hindi pa uso ang monetization ng inyong mga video, ganun din po. Ganun din po yung proseso noon, okay? Mag-upload po kayo sa inyong timeline ng inyong video doon sa What's in Your Mind. Doon po yung longer form video, ha. What's in Your Mind, tapos lagyan nyo po ng title, i-attach yung video nyo, then i-post nyo. Okay? Then yung sa reels po, syempre nakabukod po yan. Yan po yung 1 minute video o kaya naman yung 90 seconds video. Okay? Doon po yan i-post sa reels tab. Makikita nyo naman po yan. Siguro familiar na kayo dyan sa reels, no, kung saan yan i-upload. At syempre, mas mapapabilis po mga lodi, no, kung kayo is maggagawa ng mga engageable content. Mag-isip po kayo talaga ng magagandang content at mabilis po ninyong mamimit yung 60k minutes views mga lodi, no. Kahit ko konti ang followers nyo, basta mag-viral lang inyong mga video mga lodi, no, mabilis po kayong mamomonetize dito sa Instream Ads. Kaya mag-isip po kayo ng mga video na pwedeng mag-viral. At kung sakali man mga lodi, no, na kayo po is na-meet nyo na yung mga requirements na iniingi ni Facebook sa Instream Ads, please take note, no mga lodi, no, warning po, warning. Huwag po munang basta-basta mag-setup. Dahil napakadami po nang nare-reject ngayon sa in-stream ads. Dahil mga lodi, hindi po nila nare-review yung kanilang mga account, which is meron na po silang na-upload na mga bawal dito kay Facebook. Okay? So ito mga lodi, yung kinakailangan nyong gawin para sigurado po kayo na hindi po ma-reject yung inyong application dito kay in-stream ads. Reviewin nyo po yung inyong account mga lodi. I-make sure nyo na wala po kayong yung video nyo is original audio, original video lamang, okay? Wala po kayong mga post na mga engagement bait, okay? Kailangan nyo pong linisin yan mga lodi, no, para makaiwas po kayo na ma-reject yung application nyo sa in-stream ads. Sayang naman po yung panahon, kasi if ever man na ma-reject kayo mga lodi, no, after 1 month pa ulit kayo bago po kayo makakapag-request. Sayang yung panahon. I-make sure nyo na wala pong existing na violation yung inyong profile or page para hindi po ma-reject yung inyong in-stream ads. And lastly, mga lodi, no, based on my experience po ngayon, no, dahil nga po bumaba ang kitaan sa reels, ay mas malaki na po ang kitaan ngayon sa in-stream ads. Before po, mga lodi, no, nung mga unang buwan ng taon ay malaki po ang kitaan sa reels. Pero ngayon po mga lodi ay mababa na talaga ang kitaan sa reels, no. At talagang mas maganda na po ngayon sa in-stream ads. Kahit po ako mga lodi, no, mas malaki po ang kinikita ko sa in-stream ads kaysa sa reels. Kahit po mas marami yung video ko sa reels compare sa longer form video. Okay? Pero kahit ganun mga lodi, no, huwag niyo pong pababayaan si reels dahil malaki po ang naitutulong nito sa ating performance. At syempre si longer form video din mga lodi, no, pagsabay niyo po. Dahil malaki po, parehas ang maitutulong niyan at parehas kayo diyan pwedeng kumita ng pera. At syempre mga lodi, kung kayo ay may natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutang i-share at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga reels video. Thank you.